Mga boss, nagluluksa ang buong mundo ngayon sa biglaang pagkawala ni Kobe Bryant na isa sa pinakamalaking impluensya sa sports, lalo na sa larangan ng basketball. Madami nga sa atin ang hindi pa din makamove on sa biglaang pangyayari na yun sa kanya at sa kanyang anak na si Gigi, kasama ang anim na sakay ng private helicopter ni Kobe, pati na din ang piloto nito. Mga boss, sa pagkakataong ito ay iibahin natin ang tema ng ating video dahil pag-uusapan natin ang ilang mga bagay at katangian niya para mas lalo pa natin makilala kung sino nga ba ang iniidolo natin na si Black Mamba. Kaya naman, magbibigay ako ng 8 bagay na marahil na hindi natin alam tungkol sa kanya. Ang pangalan niya na Kobe ay hango sa isang uri ng beef sa bansang Japan. Natatangi ang karneng baka na ito dahil hindi katulad ng madami ay napakalambot at napakasarap din daw nito. Isa din ito sa pinakamataas na klase ng beef na katulad din ni Kobe, ay isa din sa pinakanatatanging basketball player na naglaro sa NBA. Kobe Bean Bryant ang buong pangalan niya. Pero alam niyo ba mga boss na ang middle name niya na Bean ay nakuha lamang sa naging nickname ng tatay niya nung naglalaro pa lamang ito sa NBA. At ang nickname niya ay Jelly Bean. Si Joe Bryant na may nickname na Jelly Bean ay naglaro ng 8 season sa NBA mula 1970s hanggang early 80s. Dahil walang nag-appear na middle name ni Kobe mula noong bata pa lang siya sa kanyang official documents, ay nag-decide na lamang ang pamilya niya na gamitin na lamang ang Bean as middle name niya. Lumaki si Kobe sa Italy. 1984 at 6 years old pa lang si Kobe noong lumipat sila from US to Rieti, Italy, para doon naman maglaro ang kanyang ama na si Joe Bryant na kanyang pro basketball career. Kaya kung mapapansin nyo sa ilang mga video interview ni Kobe, na fluent siya kung magsalita ng Italian at Spanish. At doon din sa Italy na buo ang pangarap niya na maging isang pro basketball player. Minsan na din siya nangarap na pasukin ang mundo ng musika. Dahil maliban sa basketball ay nahilig din si Kobe sa music. Sa katunayan ng high school ay naging member siya ng isang rap band na kung tawagin ay Chizo. Nagkaroon nga din sila ng ugnayan sa Sony Entertainment. At dahil hindi niya ito natututukan ng gusto, ay kalaunan ay hinakansel na din ito. Minsan na siyang namili between soccer and basketball. Dahil nga malaki ang naging impluensya sa kanya ng bansang Italy, na kilalang isang football country, ay nahilig din siya dito. Isa nga sa paborito niyang team noon ay ang AC Milan. Kung hindi man daw siya naglalaro ng soccer noon, ay nanonood siya ng basketball sa NBA Showtime, isang TV program noon kung saan dun siya nagumpisang natuto kung paano maglaro ng basketball. Meron siyang charity na nakabase sa China. Mga boss, maliban sa pagiging ambassador ng After School All-Star o ASAS sa 13 states sa US, at the same time ay ambassador din siya ng 2019 FIBA World Cup. Alam nyo ba na meron siyang charity na nakabase sa China na tinawag na Kobe Bryant China Fund na tumutulong sa ilang edukasyon and health program sa ilang mga bata sa China. Ang nickname niya na Black Mamba. Siya mismo ang nagbigay ng nickname sa sarili niya na Black Mamba. Matapos niya mapanood ang pelikula na Kill Bill noong 2014 kung saan napahanga siya sa ilang mga scene ng Black Mamba na makita niya kung gaano ito kagaling at kabilis kumilos sa eksena. At doon nga nagumpisa na tawagin niya ang sarili niya na Black Mamba. Isa lamang siya sa pinakamatagumpay na NBA player na na-drop straight from Lower Marion High School. Nasabi ko na isa siya sa pinakamatagumpay dahil madami sa ngayon na wala na sa NBA na na-drop din straight from high school na hindi naging kasing tagumpay ni Kobe. Andyan sila Kevin Garnett, Tracy McGrady, Amari Stoudemire, Jermaine O'Neal at si Kuya Andre Blatch at madami pang iba. Isa pa din sa naging basihan ko kung bakit ko nasabi yon ay dahil hanggang sa huling season niya sa NBA ay kasama pa din siya sa All-Star. Umiscore pa nga siya ng 60 points sa kanyang last game sa NBA against Utah Jazz noong April 14, 2016. Mga boss, hanggang sa ngayon nga ay madami pa din ang hindi makapaniwala sa biglaan at maagang pagkawala ni Black Mamba. Kasama ang anak niya na si Gianna Marie o si Gigi. Masasabing isa si Kobe sa gumawa ng obra dahil sa mga pambihira niyang galawan sa basketball at sa hindi mabilang na moment na pinabilib niya tayo at ang buong mundo. Napamahal na din siya sa kanyang mga fans, lalo na sa ating mga Pinoy. Kaya isang malaking thank you ang gusto kong sabihin sa kanya sa nag-iisang Black Mamba. Thank you dahil madami ang nabigyan mo ng inspirasyon. Thank you dahil kahit na hindi mo man kami kilala o hindi ka man namin nakasama, ay naging isang magandang halimbawa ka sa madaming tao na naniniwala sa iyo. Kaya naman,
Kobe Bryant. Maraming salamat.